Yeah, business tips. Pinoy, aasente tayo, Pinoy, aasente tayo. Paniwala ka, aasente tayo, aasente Pinoy. Hi! Salamat sa Diyos sa magandang araw. Narito ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwalang sa pamamagitan ng sipag at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ako si Francis Cardona. Ako naman si Conde Bata. At MJ Rivera. Ito ang Asenso Pinoy sa Radyo. Magandang hapon mga Kapinoy sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig po sa atin dito sa DZXL 558 RMN Manila. At sa lahat po ng ating mga RMN affiliates and of course sa lahat po ng ating listeners ng Radyo Asenso at RPN Radyo Ronda sa buong Pilipinas. At ganun din po sa ating mga viewers sa ating pong live streaming, search nyo lamang po ang RMN DZXL Manila o kaya po ay yung mga mahilig mag-YouTube dyan, i-type nyo lamang po ang DZXL 558 live streaming. Mapapanood rin po kami ng live. And meron din po kami sa Facebook, RMN DZXL 558 Manila. Huwag nyo pong kakalimutan na i-follow po ang aming Facebook fan page. At syempre po ang aming website, www.rmn.ph. Ako pong yung lingkod, Miss Conde Batak, na bumabati muli ng isang magandang hapon. Maganda tayong lahat ngayong hapon na ito ng Sabado. At syempre po magandang hapon sa aking partner, si Mr. MJ Rivera. Magandang hapon kasamang Conde at binabati natin ang magandang hapon ng ating pong mga Kapinoy na nakatutok ngayong hapon. Ano? Welcome Kapinoy sa isa pang edisyon ng ating pong palatuntunan ng Asenso Pinoy sa Radyo. At syempre partner ngayon ay July 13, 2019. Oo. Happy birthday sa mga Kapinoy natin na nagdiriwang sa kanila ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. At syempre, advance happy birthday para bukas kay Kuya Sherwin. Hi Sherwin, at happy birthday. At sa Monday naman sa bunso kong kapatid, kay Gerald. Ang pangalan ng bunso? Gerald. Ayan, Gerald and kay Kuya Sherwin, happy birthday po. At sa lahat mga nagbe-birthday, maligayang bati po sa inyong lahat. God bless po. Anyway, partner. Ayan. Yung nagdaang week. Yung nga nagdaang linggo. Ayan. Ako, eh, malapit na pa lang so na mga Kapinoy, ha? Isa yun sa ating mga dapat abangan din sa after nitong linggong darating. Ayan, July 22. July 22. Yes. Araw ng Lunes po yun, mga Kapinoy. Oo. At tayo'y makialam sa kung ano ang magiging ulat ng Pangulo para sa ating bansa. Ayan, tingnan natin kung marami ba siyang na-accomplish nitong nakaraang... Pero palagay ko naman, madami partner. Madami naman, o. Oh. Madami-dami naman partner. Kasi napanood ko sa isang television. Mm-hmm. Talagang kung babaybayin mo, ang dami din nga nagawang mga proyekto sa mga panahon ito. Oo. Nauna dyan yung mga kalsada, tulay. Though maraming issue, totoo. Pero marami din naman nagawa ang ating gobyerno. So, i-appreciate din natin yung kung ano man yung mga projects and programs na nagagawa ng ating government para sa atin. So, isa yung partner sa abangan natin. Yes, kung ano yung kanyang iulat ng mga nagawa at kung ano pa yung mga plano niya sa bansa sa loob ng kanyang, bago matapos yung kanyang termino. Ano, may tatlong taon pang pangulo bago matapos ang termino. So, yan, marami-rami pang mga mangyayari sa mga susunod na taon. Medyo masalimuot
ang ilan sa mga pangyayari. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang buhay mga kapinoy at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pag-unlad sa ating mga buhay. Siyempre, hindi natin kailangan iasa lahat sa gobyerno kung ano man yung dapat na pag-asenso na ating gawin sa ating mga sarili po. Dapat kailangan ay may sarili din na may sarili din tayong diskarte at paraan kung paano mapapalago ang ating buhay. Kasi kung wala ka naman pagkilos partner sa iyong sarili, wala ding may mangyayari sa'yo. Oo, kumbaga, kung wala kang tiyaga, wala ka talaga nilaga. Halimbawa, ako tinulungan mo akong sabi mo, partner, magtayo tayo ng negosyo. Mm-hmm. So tinulungan mo na ako, binigyan mo na ako ng puhunan. Oh, pinautang kita. Oo, oh, pinautang mo ako. Pero patamad-tamad pa rin ako. Malugi. Walang may nangyari. Kahit so, may kasalanan ko na yun. Exactly. Kahit may mga taong handang tumulong, pero kung kayo po mismo sa sarili nyo, hindi nyo tinutulungan ang inyong mga sarili, talagang wala tayong pupuntahan. Kundi kung stuck lang tayo kung nasaan tayo ngayon. Parang sa ating bayan partner, kanina nga papunta kami dito ni kasamang Ophel. Ayan, si Kuya Ophel na matagal kong hindi nakita. Hi Kuya, ayan po. Ang Sir Ophel, ayan. Ang bilis ng biyahe namin. Kaya maaga kami nakarating dito dahil walang traffic. So nabanggit ko, sabi ko, kaya din palang gawin ng isang lugar na maging maganda yung isang lugar kung nakikisa lang yung mga mamaya. Oo, at isa sa mga example niyan partner yung nakita natin yung ngayon sa Maynila. Pero bago yan, no? Sana lahat maganda ng mga pag-usapan lungsod tularan po yung mga changes na ginagawa po diyan sa lungsod ng Maynila. Pero bago ang lahat, ito po muna tayo partner. Ito po mga Kapinoy, alamin po muna natin ang pagdaya ng panahon sa mga oras po na ito. Buhat po diyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center Pag-asa DOST. Live na makasama po natin si Ma'am Lori De La Cruz. Ma'am, good afternoon at kumusta po yung lagay ng panahon sa mga oras na ito? Good afternoon po at salamat po na ating mga kababayan. Patuloy po nating binabantayan ng isang LPA na nasa labas pa po ng ating PAR. Bagamat nasa labas pa ito ng PAR, yung truck niya ay nakaka-apekto na sa Palawan, Visayas at Mindanao, causing cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms doon po sa Palawan, Visayas at Mindanao. Habang sa Metro Manila at nananating bahagi ng ating bansa, nananating mainit pa rin ng ating panahon, bahagyang maulap ang kasama-ulap lamang ang papawarin at mababa ang tsansa ng mga pagulan. Sa kasalukuyan, wala tayong inaasahang malawakang pagulan sa kamaynilaan. Wala rin tayong good warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayin dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Ay, maraming salamat kay Mama Lori De La Cruz, nag-uulat ng live mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Pag-asa DOST. At yung mga nais pong magpabate at makisali sa aming usapan ng aking partner, maaari po kayo mag-text sa 0921-431-1044 at sa 0966-763-2473. Ayan po. Yung last week para nag-guest din natin partner, no? Yung mga nais pong mag-franchise nung Ortiz Skin Clinic. Ayan. Search nyo lamang po sila at maaari nyo po silang padala ng message doon sa mga interesado. Anyway, going back sa mga changes ngayon, isa nga sa mga kapansin-pansin talaga partner na pagbabago ay yung lungsod ng Maynila, which is lalo na sa May Karyedo na dati ayoko daanan kasi nga nakakatakot, bukod dyan nakakatakot, hindi maganda ang amoy, medyo marumi talaga doon, pero ngayon malaki sa Divisoria partner, Quiapo. Oo, lahat. At siyang sa Recto. Oo, so sana tuloy-tuloy at hindi lang dahil bago ang kauupo pa lang ng ating ng bagong mayor doon, si Isko Moreno. Pero sana ay hindi lang siya yung ngayon. Dapat may pag-maintain. At doon natin nakita na maganda ang Maynila. Yun yung challenge doon na partner. Kung baga dapat ituloy-tuloy. Kasi pag hindi itinuloy-tuloy yan, baka pagtatawanan siya ng mga dating hindi nagawa, yung pwedeng magawa. Sabi nga, kaya naman within 48 hours, nagawa niyang mabago yung Maynila. Kasi dati pag sabi ko kay kasamang Opel kanina, dati pag galing ako ng Luneta to Quiapo, inaabot ako partner ng isang oras. Dahil traffic sa mga nakaharang na mga at saka ang daming mga nangungutong. Ngayon, mga naka-parking. Ngayon ng Linggo, pumunta ako ng Quiapo, hindi ko alam kung nagkataon lang, pero 10 minuto nandun na ako.
Mabilis, laki naging mabilis. Ang laki ng iniluwag. Oo. Tapos wala na yung mga nagtitinda, wala na yung mga pumapara na lang bigla manghihingi ng bariya-bariya. Mm-mm. Parang sarap sa pagramdam. Sana tuloy-tuloy, no? Gumaganda pala yung buhay, gumaganda yung kalikasan, gumaganda yung bayan kapag walang mga pasaway sa gobyerno. At sana, ano, syempre alam natin maraming affected, maraming nawalan po ng hanap buhay. Pero I think naman gagawan din ng paraan ng local government yan. So hintay-hintay lamang po tayo. But anyway, sana lahat ng mga lungsod, kasi kanya-kanyang yung ating mga lugar, no? Iba-iba, may kanya-kanyang ganda. Like sa Maynila, may kita natin ang Intramuros. Sana i-develop din po yun, yung ganong mga historical sites. Kasi sa ibang bansa, talagang yung preservation nun, iba yung ginagawa nila. Tapos, basta iba yung pagpapahalaga nila sa kanilang kultura na ako bilang Pilipino, napapansin ko kulang tayo sa ganun. Mm-hmm. Andun tayo, makabayan tayo, mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang ating kapwa, pero kulang, ang laki ng kakulangan natin, which is makakatulong to kung mas mapapalago po natin yung ating kultura, lalo na't sinakop tayo ng mga Espanyol nung ilang tatlong daang mahigit na taon, gano'n ang inabot. So yung mga gano'n, sana ma-preserve natin kung ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga pinaglaban, para yung mga bumibisita sa atin, makakatulong pa to. Makakapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga taga-lungsod, sa mga taga-Maynila. O, diba? Mas makakahikayat ng maraming turista na bibisita. So alam mo yun, kasi sa pamamasyal ko din, isa din sa mga pinupuntahan sa ibang mga bansa ay yung kultura nila. Hindi lang dahil gusto kong mag-relax, gusto kong mag-shopping or what, pero pinupuntahan talaga ng mga turista yung mga kultura. Ay yung kung ano yung kultura nila, kung ano yung kung Korean, pagka-Korean nila, pagka-Japanese nila, tayo dapat ganun din yung pagka-Pilipino natin, maipakita natin sa mga banyaga higit lalo. Ayan. Yung sinasabi ko, partner, yun, na develop nila. Kapag tayo pumunta sa isang lugar, naman nagpapa-picture tayo. So, hindi lang tayo basta-basta nagpapa-picture, kundi inaalam natin kung ano yung kasaysayan nun. Kung ano yung mga tradisyon ng bawat bansa. So, nung nakaraan nga, mayroong, alam ko na balitaan nyo rin yun, na may giniba na barangay hall si Mayor Isko. So, dahil natabunan doon yung isang, hindi ko lang alam kung monument or landmark. So, katulad na nabanggit mo, yung pagpapahalaga doon, kasi once na may makapagbisita, makikita na, ito pala yun. Kasi kung natatabunan, napapawalang saysay kung ano yung kasaysayan noon. Oh, tsaka wag po nating dudumihan. So, katulad na binanggit mo yung Intramuros, katunayan mayroong... Ang ganda kaya. Oh, mayroong mga lugar doon. Hindi natin doon masyadong, tawag nito, hindi natin masyadong napapakilala ng gusto. Hindi natin na-appreciate masyado. Okay, Intramuros, mamamasyal, pero... may kulang na sana, alam mo yon, na preserve yung kung ano yung ganda dati. Medyo hindi na ganun ngayon eh. Sana yun din isa sa mga tutukan ng lungsod ng Maynila. And of course, yung ibang mga lugar, may kanya-kanyang delicacies. Yun, bakit hindi yung ipagmalaki yung mga pagkain na sa inyo lamang po ginagawa at sa inyo lamang matitikman at mabibili. Yung mga ganun na sana, bukod sa mapapakilala natin kung ano yung mga ipinagmamalaking pagkain, another thing, makakatulong din tayo sa mga residente, pwede nilang gawing hanap buhay, di ba? Lalo na yung mga nanay, turuan nyo magluto-luto ng gantong delicacy. E di, pampasalubong sa mga turista. Kahit mga partner, pwedeng kumita habang nag-aaral sa pamagitan ng pagluluto. Ano yung mga pagkain na patok sa inyong lugar? Exactly. Hindi lang mga pagkain, maging iba't ibang mga produkto na kumbaga dito tayo nakikilala. Uy, maraming paraan yan, yung mga nabanggit namin ng aking partner. It is how, kung paano natin siya gagamitin, paano natin siya pauunlarin, paano natin maipapakilala sa ating kapwa and at the same time sa mga tao and sa mga turista. So, yung mga ganun partner na mismong nasa atin na sa mga schools, kung ano tinuturo, pagbibik, paggawa ng kung ano-anong minatamis. Ako minsan, ito totoo, nagbenta ako. Nang...
pastilya. Seryoso, nagbenta ako ng pastillas nung ako ay elementary ba ako noon. Basta gumawa ako, tinuro sa amin ang teacher ko. Bata pa lang negosyante na. Tinuro sa amin ang teacher namin noon, home economics ata 'yon. Gumawa ako sarili ko. Tapos ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng cheese. Basta masarap yung pagkakagawa ko, syempre. Gawa ng kamay ko yan. Ayun. Naubos ko yung Tupperware. Imagine, magkano lang pinuhunan ko, nagkaroon ako ng ekstrang baon. Alam mo yung mga ganun na... Kami naman, partner, sampalok. Minatamis. Santol. Yung minatamis na santol, nagawa-gawa din ako ng ganun. Yung candy-candy. Ay, nako, ako nagsasabi. Kayo na po ang bahala kung anong paraan. It is how you create your own recipe siguro or paano siya maibibenta or paano mo maipapakilala kung ano yung gusto mong gawin na produkto. At saka malaki ding tulong yung mga free taste. Ganon. Oh, alam ko nagpa-free taste din ako bago ko sila nahikayat na bumili nung ginawa ko. Kaya... Ayan, ganon. Mga estudyante na nakikinig dyan, ha? Effective yan kung gusto niya ng ekstrang baon. Magkano lang naman yung gatos sa powder? Mga siguro 30 plus or 40 na yung basta. Hindi ko nababanggitin yung brand. Tapos, ano nga ba yun? Asukal. Kalimutan ko kung ano yung condensed bang gamit doon. Basta i-research nila. Parang may powder din yan. Oh, powdered milk. Tapos lagyan nyo ng cheese, masarap. Alam mo yung naghahalo yung tamis, yung alat, panalo. Ako nga, hindi ko nga kinovercover. Di ba yung dapat naka-cellophane? Ay, ako hindi. Nasa Tupperware siya. O, kuha lang kayo. Ayan, bili na kayo. Ganon, piso ko binenta. O, ilan yung ganon nagawa ko? Kusyante, ganun eh. Anyway, yung mga nais pong mag-text sa atin, smart number 0921-431-1044 at 0966-763-2473. Mamaya, ay babahagi din namin sa inyo kung ano ang mga patok na negosyo ngayon pong tag-ulan, lalo na maulan-ulan tuwing hapon, daming thunderstorm. Anyway, balitang asenso mamaya, partner. Ito po mga Kapinoy, ibang mga OFWs handang magbalik bansa upang tumulong sa railway project ng DOTR at iba pang mga proyekto ng Administrasyong Duterte. So ang detalye ng balitang yan mamaya ibibigay po sa atin ni kasamang Jerry L. Cardona. At alamin po natin mula kay Dr. Sumaong kung paano kumita sa pag-aalaga ng tupa at yan ay hatid sa atin ni kasamang Francis Cardona. At ito pa po mga Kapinoy, ano ibabahagi po sa atin ni kasamang Francis Cardona kung paano sumali sa Transportify at kumita katulad ng isang boss partner. Oo. Oy, ako, tried and tested ko on Transportify. So, yung mga dollhouse na pinapahatid namin sa kanila minsan. But anyway, mamaya, ayan. Yan po mga Kapinoy, ang magiging laman ng ating programa sa araw na ito. Kami po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Business tips. Maging organisado. Ang pagiging organisado ay isang epektibong paraan upang maisagawa ang mga kailangang gawin. Maaaring gumawa ng to-do lists sa bawat araw para makasigurado na walang makakaligtaang gawain. Business Tips. Si Francis Cardona, Conde Bata at MJ Rivera sa Ascenso. Ascenso. Pinoy. 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 Oras natin mga Kapinoy, 2:21 na po ng magandang hapon. At dako na po tayo sa ating balitang asenso mga Kapinoy, ibang OFWs handang magbalik bansa upang tumulong sa mga railway project. Uy, maganda to ah. Mismong ang ating mga tao ay mga Pilipino. Ayan. At saka mabibigyan pa natin sila ng halap buhay. So, ibang OFW sandang magbalik bansa upang tumulong sa mga railway project ng DOTR at iba pang proyekto ng Administrasyong Duterte. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ay kasamang Jerry Cardona. Kasamang Jerry. Ito naman. Ito ang pangunahing mensahe ng mga overseas Filipino worker o OFW sa kanilang pakikipagdialogo sa mga opisyal ng Department of Transportation. Mahigit 57 OFW ang nakipagpulong kay DOTR Secretary Arthur Tugari sa ASEAN Convention Center kapilang ang iba pang mga opisyal ng DOTR at sa pamuno ng railway sector upang ipahayag
ang kanilang interes sa pagtulong sa mga proyektong dito sa administrasyon. Karamihan sa mga OFW ay mga machine operator, engineer at mga manggagawang may kahusayan sa mining, electrical, piping at drill and blasting. Anila sa ilalim ng administrasyon Duterte na isilang makatulong sa mga proyektong magpapaulan sa buhay ng mga kapwa Pilipino. Ilang taon na kaming naninindihan sa ibang bansa, ngayon bansa naman natin ang aming tutulungan. Bumalik kami sa Pilipinas para sa bayan dahil nasa puso namin na suportahan ang ating gobyerno at ang bawat Pilipino ayon kay Giovanni Miranda, isang OFW sa Denmark. Lubos naman ang pasasalamat ni Sekretaryo Arthur Tugadi sa kagustuhan ng mga OFW na maglingkod sa bayan sa kabila ng mas malaki ang kita sa labas ng bansa. Dahil dito, itinahayag ng mga tagapamuno na bukas ang MRT3, LRTA at PNR sa pagtanggap sa mga OFW sa kanilang ahensya. Samantala, dumalo naman sa pagpupulong ng DOTR Undersecretary for Finance Jerry D. Guzman, Undersecretary for Railway Timothy John Batan, Metro Railway Transit 3 General Manager Rodolfo Garcia, Light Rail Transit Authority Administrator Renaldo Beroya, North Rail Chairman Eduardo Pinto at Philippine National Railway Spokesperson Jocelyn Peronimo. Ako si Jerry Cardona ng Asensio Pinoy, kasama mo sa DZXL 558. Tata, kareme. Okay, maraming salamat kay kasamang Jerry L. Cardona. Mm-hmm. Magandang programa ito, partner, kasi bukod sa hindi na kinakailangan ng ating mga kababayan na magstay pa sa abroad, makakasama na nila yung kanilang pamilya, may trabaho pang naghihintay sa kanila dito. At sa dami ng mga infrastructure projects na gagawin ng ating gobyerno, kahit siguro tapos na ang administrasyon, tuloy-tuloy yan. Mm-hmm. So maganda balita po yan para po sa ating mga kababayang OFWs. Basahin ko muna, partner, ang mga greetings dito. Si 8999, happy happy listening to Alberto Gualberto and Randy Artiaga Santisas. Ang pagbati ay mula kay Jesus Santa Cruz ng Jesus ng Santa Cruz, Maynila. Ayan. Si 4182 yung last number, binabati niya si Pamela Manalo and family, Maynard Ilang and family, Maynard Lianto and family. Miss na daw kayo ni 14182. At saka pinabati din niya si Andre Santa Ana at Andrea Manalo at yung kanilang pamilya. Ayan po. Si 8999 ulit, happy happy listening to Damaso and Randy Artiaga Santisan. Yan, mula po kay Jesus ng Santa Cruz, Manila. At ito may nagpapabati, happy birthday! Birthday yun ni Jojo ng Clarín, Misamis Occidental. Happy birthday! Happy, happy birthday! Ayan, lagi handa siyang, si partner, ha? Oo, syempre. Lagi daw siyang nakikinig sa DXOC Ozamis. O, yung mga taga-Ozamis. Radyo Pilipino. Yes po. Thank you, happy listening. And syempre, yung mga taga-Naga, Cebu, yung mga pala, parating nagbe-message sa atin. Yung mga taga-Surigao, Dinagat Island, magandang hapon. Romblon, Marinducay, Mindoro. Sa Mindoro, walang nagiginig. Wala ba talaga? Kahit pamilya mo? Ayan. Maraming salamat po. Mamaya yung iba pa nating mga listeners and chatters, ating pong babatiin. Going back sa ating mga patok, nako, itong mga patok na negosyo na to, pabalik-balik lang naman yan, partner. Hmm. Kasi, kumbaga, ito yung mga produkto na seasonal, kung kailan maulan, saka sila patok, ayan, saka sila kailangan. Pag tag-init, kailangan din naman, pero hindi masyado. Sa tag-ulan, partner, nakakuha ko ng idea kanina kay Kuya Ray. Ano daw? Kasi pag tag-init, milk tea. Pag tag-ulan, coffee tea. Hindi, seryoso, ha? Oo nga. Kasi parang napapaisip ako, sabi ko, nga, no. Pero ba't hindi mo palitan? Ba't hindi mo palitan yung in sa tag-init? Yung in naman pag sa tag-ulan. Oh, going yun, mainit. Yun pa rin yung, kumbaga pag nakikita ng tao, eto masarap to. Pero may milk tea na hot, ha? Masarap. Mm-hmm.
Saray lang siguro tayo sa milk na malamig na may pearl. Pero masarap din yung mainit. May kape nga na malamig eh. Diba? Oo, yes, yes. May iced coffee. So, depende yan. Alam mo yun, nag-a-adjust yung mga produkto kapag malamig, ganito, pag mainit, ganito yung mga produkto. Pero ganun pa rin yung concept. Yes, oo. Ginawa lang malamig at mainit. Pwede po yun mga Kapinoy, ha? Pwedeng isa po yun sa maging negosyo nyo. Bukod sa nakasanayan natin na talagang coffee lang, lagyan natin ng coffee tea para maiba. Why not? Why not? Maging interesado sa mga taga-pamili. Iba ito. Pero yun pa rin ang lasa, dinagdagan mo lang. Speaking of milk tea, sige, mag-set tayo. Meron akong kakilala na nag-experiment ng kanilang milk tea. Pero hindi ko lang alam kung pwedeng mag- Kasi parang pag unang rinig mo, medyo bad word siya. Pero, pero ano, hindi. Mamata, ano na lang. Ayusin natin yan. Pero yun marami nga, pa ang daming patoko. Oh. Kailangan po may parental guidance. Andiyan po yung mga magulang sa mga nakikinig. Ayaw din po naming masibak. Kaya ingat lang. Anyway, ayan na nga po. Ito, partner, mga normal na produkto lang to na nakikita natin sa mga, ito dito, kahit sa baba ng Guadalupe, nakikita natin. Nakikita din natin sa Divisoria, sa Quiapo, sa lahat po ng mga lugar. Like, misa sa MRT, nagugulat ako, may nagtitinda. Ito, yung mga patok nga. Payong. Payong, ayan. Kasi yun ang nakikita ko. Oo, di ba? Automatic, bilang mo yung mga nagtitinda ng payong. So, itong payong nga, partner. Ako, guilty ako minsan, hindi ako nagdadala. Kasi ewan ko ba, hindi ko talaga hilig magpayong. Tapos bibili ako yung pagkanipis-nipis. Sige talaga, partner, pag mapuputi. Ganun ba? wala nang kinakatakutan. Ang dapat nga sa mga mapuputi. Uy, ito po ah. Ngayon, late. Kaya, pero nagsa-sunblock ako. Yun, natuto naman ako mag-sunblock. Kasi nga, kapag mapuputi, mas mataas ang danger namin sa skin cancer. Kasi wala kaming melanin protection. Meron ako, hindi naman ako ganun kaputi eh. Hindi naman yung sobra na akala mo talaga yung mestiza, hindi. Pero konti yung production namin ng melanin. So once na direkta kaming naglalakad sa init ng araw, wala kaming sun protection or sunblock, ang effect nun, di ba, parang nagpapache-pache at saka sakit hindi sa balat. Hindi takot mangitim, kundi sakit. Oo. So, ngayon, naiintindihan ko na kaya pala may mga mapuputi talaga, yung talagang likas ng mga mestizo, mestiza, takot sa araw kasi ganun pala yung effect. Kakaroon sila ng pekas, masakit sa balat. Tunay pero totoo, yun, tunay. Masakit sa balat. Ayun. So, hindi po kaartihan kapag nakita kayo ng mga mapuputi na takot sa araw. Hindi ko lang alam kung nagpapaputi talaga sila. Pero yung iba, yun nga. May pinoproteksyon na. Oo, kasi nga, mas sensitive ang kanilang balat sa tindi ng sikat ng araw. Tulad ko. Yeah, I understand you. Sabay ganun. Ayan na, of course, ang payong talagang mapatag-init, mapatag-araw, eh talagang ginagamit. Kailangan yan. Ako, ang tip ko lang, ha, kung kayo'y bibili ng kunwari payong, make sure na meron na siyang UV, yung parang ano, yung parang silver sa ilalim. Alam mo yun, 'di ba, pag may payong ka, yung iba parang yung design ay kita pa rin natin, pero may ibang payong na medyo may kamahalan siya, pero alam mo yung mas matibay, sun protection na rin siya kasi hindi basta tatagos yung mismong init ng araw o yung sun rays, so protected tayo. So double purpose, pwede nating magamit tag ulan, tag init. Kasi minsan kami, bilhin na lang ng bilhin. Hindi namin alam kung ano ba yung Oo. Uri ng payong na binibili namin. Exactly. At hindi na ako nakakakita. Nakakita naman ako yung mga detuping payong. Pero sa ibang bansa, ang nakikita ko yung mga clear na payong pagtag-ulan. Maganda din yun, ha? Ayan, baka gusto nyo... Oo. Baka gusto nyo ganong negosyo, why not? Kasi ibang bansa, hindi rin ako nakakita ng detuping payong. Yung payong talaga na normal, parang may cane, ganun. Sa iba kasi hindi rin, dito lang kasi talaga sa atin. Tama tayo magbitbit? Masyadong judgmental yung iba. Kaya yung iba kasi, yung detupi. Kasi para madaling maitago.
Ilalabas lang. Ilalabas lang kung gagamitin. Oo, na. Pero yun, mapalalaki, mapaprofessional sa ibang bansa, nakikita ko may dala sila yung payong na malalaki talaga. Literal pong malalaki. So, yun. Siyempre, una, pangalawa dyan, yung bota. Ito totoo ha, kapag ang bota, napansin ko sa mga mall, pag hindi ko siya masyadong nakikita, yun nga, dahil seasonal, no, hindi ko siya masyadong nakikita, pero pag tag-ulan, lumalabas yung mga bota na ang cute na mga design, hindi siya yung parang bota sa palengke, yung parang fashionable bota na kunwari sa trabaho, like yung may mga nakita ko reporter, yung mga nagko-cover ng baha, ayan, nakabota sila, pero fashionable, may mga design. So, ang cute tingnan na hindi lang siya basta bota partner na pamproteksyon laban sa baha. Yun, diba? Matry mo na yan, partner. Alin? Hindi. Ako hindi papakiramdam kung matatumba ako pag hindi, parang mabigat sa paa. Ako hindi, kasi yung dinadaanan ko hindi naman baha at hindi rin ako lumulusog sa baha. Usually, mga bumibili nun na nakita ko mga TV reporter kasi nga, talagang, di ba, kailangan nila, nasa baha sila, ganun, di ba, naglalakad-lakad. Kami so, kasi mataas naman yung sasakyan ni kasamang Opel, kaya... Ay, dapat makasakay din ako sa sasakyan ni Kuya Opel. Oo, anytime. Pwede mo magpasundo pag umuulan. Masarap sumakay sa sasakyan niya, malamig. Wow! Ayun po. Kuya, ito pa, trivia. Nako. Yung mga mahilig magpa-foot spa at nail polish. Kayo po ang isa sa mga kailangan na magsuot ng bota. Bakit? Hindi po dahil kaartihan, lalo na kung binabaha yung lugar nyo. Kasi manipis, di ba? Pag nagpa-foot spa ka, nagpapakuskus ka ng ano yun, yung talampakan mo. Tapos syempre kahit papano, open yung mga gilid-gilid ng kuko mo. So make sure po na kung alam natin yung lugar natin, bahain, mga Kapinoy, magsuot po tayo ng bota for our own protection, lalo na't hindi naman talaga ligtas po na sumuong sa baha. Andyan po yung pwede tayong makakuha ng sakit na leptospirosis, lalo na kung medyo, hindi medyo eh, lalo na kung madumi yung lugar natin. Ang baha, hindi naman natin alam kung saan nanggagaling, di ba? Minsan kasi yung mga dumi ng hayop, dumi ng... Exactly. Kasi tabi lang sa mga kumakain. Yung mga basura, batay na hayop, paikot-ikot lang yan eh sa mga lugar na kung saan ay bahaing lugar. Kaya napakadelikado mga Kapinoy. Isa pa, yung may mga sugat din sa paa. Naku, ingat po ah, kailangan nyo magsuot ng bota. Ang ating pong mga lolo at lola, wag po nating hayaan na sumuong sa baha. Pagsuotin po natin sila ng bota, napaka tawag nito, parang maintindihan mo agad bakit eh. Siyempre, madaling lamigin ang mga lolo at lola. Siyempre, kahit nanay natin, yun. Make sure na pagsusuotin din natin ang bota kapag may mataas na baha. And, ayun nga, yun na sabi ko kanina, may mga nagtitinda ng mga fashionable na boots, yun. Umuulan na, nakaporma ka pa. Matry ko nga. Di ba? Ayan. Tapos may iba-iba ng ano na sizes ng bota. May iba kasi yung normal na bota na parang hanggang tuhod natin. Pero may iba na yung mga mas maiikse, yung mga hanggang ankle length lang, ganun. Mga cute-cutan. So yun po, yun yung mga ilan sa mga pwede nyong inegosyo kung tag-ulan. Bye-bye, Ate Rhea. Ingat. Anyway, ano pa? Ano pang iba? Kapote, yung ating pong raincoat. Ito ay patok sa mga nagmomotor. Yan. Mga umaangkas dyan. Yung mga mahilig magbike, yung mga mountaineer. Pwede mga estudyante partner para yung mga bag nila maprotektahan din, hindi mabasa ng ulan. Oo, kung ako sa inyo, talagang sarap ako ng camera nag-ayos, di ba? Kung ako sa inyo, ayan, yung mga parents natin dyan, no? Aside sa payong, kasi lalo na pag malakas yung tawag nito, malakas yung hangin. May ulan na, may hangin pa. Na-experience yan minsan, papunta ko dito. Nako, kaya hindi ka naman estudyante. Nung nakaraan, di ba basang-basa ako? Oo nga. Diba? Anyway, ayun po, para po maproteksyon na ng ating mga anak laban sa sakit, sipon, lagnat, ubo. Ayan po, make sure na kahit nakapayong, ilan din po natin ng kapote or raincoat ang ating mga anak. Para maproteksyonan din yung kanilang mga bag, yung mga gamit nila sa school. Ang hirap ko yun nun, partner, na experience ko ha, na basa yung backpack ko nun, basa yung mga notebook ko.
Ayun, tiyaga ako noon. Inaano ko siya sa electric fan, tinutuyo. Buti nga lang natuyo pa ulit, no? Natuyo naman kasi naman parang half day lang naman kami noon. Pero ayun, ang hirap. Kasi ang hirap kung talagang basang-basa talaga. Biglang kumula ng malakas. Ayan, ano pa? Ay, jacket. Ako gustong-gusto ko nung nag-aaral ako. Diba, naka-school uniform ka. Tapos gustong-gusto ko naka-jacket. Gusto talaga kanya niya pag estudyante ka. Oo, pero feeling ngayon, ko, eh. Feeling ko ano ako. Ewan ko, feeling mayaman ako. Hindi kasi ganun talaga pag school nyo ay, classroom nyo ay aircon. Hindi naman na, hindi ako naka-aircon noon, galing ako public school. Pero yun nga, feel na feel ko noon pag ano, naka-jacket-jacket, tapos naka-skirt namin, tapos naka-black shoes, white socks, parang wala lang. Cute na cute ako sa mga ganun students. Anyway, yun po, ayan, mabenta ngayon ng mga jacket, mga kapinoy, mga nakikisip sombrero. Dyan. Oo, iba-iba ngayon ng klase ng jacket. May mga jacket na ngayon ng mga hanggang dito lang. Pero jacket siya. Wala lang, pang fashion, fashionable pero lang. Pero palagay ko pag gano'n na sinuot partner, magkakasakit na sikmura. Kasi kaya tayo nagja-jacket para maprotektahan yung ating tiyan. Oo. Yung ating sikmura, yung ating katawan. Minsan parang kaatihan na lang yung mga parang crop. Hindi ko may tama ba ang tawag doon? Crop top ba siya? Pero jacket. Tapos may hood pa siya. Mm-hmm. Pero maikli. Nalala ko nga nun partner eh. Nung pumasok ako, may punit yung aking damit. Uh-oh. Grabe yung iyak ko hanggang di na ayos yun. Hindi ako pumasok. Pero ngayon, ano? Yung maayos na gagawa mo ng design-design, okay lang kahit punit-punit. In naman ngayon. In naman. Uso naman yun ngayon. Uso. At, naku, marami pa tayong mga ano, mga gamit na maaari nyo pong gawing negosyo ngayong tag-ulan. Mamaya, pagpapatuloy po natin yan, pagkatapos lamang po ng ilang paalala. At syempre, pagbalik natin, ipaparinig namin sa inyo ang mga special feature po na inihanda ng ating pong Mr. Ascenso, si Sir Francis Cardona. Happy listening, sir! At kay Direk Ana Galanga Cardona. Kami po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Business tips! Business tips! Mag-hire kung kailangan. Kapag may nais ang kliyente na hindi kayang gawin ng kasalukuyan mong mga empleyado, kumuha ng bagong talent. Maaari pa itong maka-expand sa serbisyong meron ng kumpanya. Business tips! Si Francis Cardona, Conde Bata, at MJ Rivera. Sa Ascenso! Ascenso! Pinoy! 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 Ascenso tayo! Ascenso Pinoy! Oras mga Kapinoy, 2:40 na po ng magandang hapon. Patuloy po tayo mga Kapinoy at ngayon po aalamin natin mula kay Dr. Samong kung paano kumita sa pag-alaga po ng tupa. At yan po ay bibigay po sa atin ni kasamang Francis Cardona. Sheep farming can be fun and rewarding, lalo na kung ikaw ay nakatira sa probinsya. Sa pag-aalaga ng tupa, maaari mong pagkakitaan ang pagbibenta ng karne, gatas, at maging ang lana o balahibo ng tupa. Ibabahagi sa atin ni Dr. Rene Sumawang, isang agri-entrepreneur at may-ari ng Ragsak Farm mula sa Tarlac City, ang tama at maasensong pag-aalaga ng tupa. Yung sheep kasi, actually, 6 months, meron na sila. Pagkapanganak, 6 buwan, malaki na yan. Lalo na sa mga bago natin, mga upgraded, mga 20 kilos, 15 kilos. Pa, baka ilang buwan ito? Ito, mga, ito na, nasa kabila, mga 8 months, 9 months yung mga yan eh. Ito, medyo may edad na, mga 1 taon na mahigit itong mga ito. But they are weighing now, kagaya ng mga ito, mga nasa 25-30 kilos. Hindi na kagaya noon na full grown na sila 1 taon, mga 20 kilos, 15 kilos pa lang. So technically, kung pangkatay, pinapaabot namin ng mga 10 months. Kasi yung 10 months na yon, may muscle na siya na maayos, masarap na yung lasa niya. And as far as lamb is concerned, I think even abroad, pinapalaki hanggang mga 10 to 12 months. And that is the right time for you to butcher the animal. So, tama-tama, hindi makunat. Very tender siya.
Ang iniiwasan namin sa breeding ay yung pag nanganak sila, rainy months. Normally yan, mga May, June, July. So very heavy ang rainfall natin. Pag ganun kasi, yung survival rate ng ating mga bata, medyo compromised. So ang ginagawa namin, in fact, even with the new technology, we should avoid breeding them January, February, March. Kung po pwede, condition sila. Best month is March, April. So manganganak sila mga September, October, November. So wala nang tag-ulan. So ang survival rate ng ating mga alaga, na yung mga bagong pakanak, mas mabilis. Yung kambing, po pwede manganak 2 times a year. Pero ang tupa, parang 2 years, 3 times siya. Ang more prevalent sa kambing, nanganganak ng 2, 3 eh. Pero dito, 1, 2, pero very seldom. So, baka in the future, ang problema kasi natin, maliliit yung tupa. Baka hindi kayanin ng reproductive organ niya. So, but I think in other countries, nakukondisyon na nila yung kanilang mga breeds to 3 kids. It's time na manganak. So there is a technology for that na hindi pa natin pwedeng i-implement ngayon. This is one of the sunshine industries sa animal farming, sa livestock farming. Do you know why I say this? Yung mga millennials, yung mga bata ngayon, their taste buds are now shifting to something non-traditional. So when we say traditional, you have beef, you have pork, you have chicken. Eh, pero ngayon, iba na yung taste buds ng mga millennials eh. Naghahanap na sila ng something new. Something, kanya tayo mga medyo may edad na. So, accustomed tayo doon sa mga ano, yung mga traditional meats. Pero itong mga bago millennials, iba na eh. In fact, I have read a survey in the US na lumalaki na talaga yung requirements ng lamb. Even in Australia, hindi na rin sila makapag-export ng ano, na maraming tupa. Kasi domestic consumption lang nila, medyo nahirapan na rin sila. There is growing population. And there is a shift in the kind of meats that people are now eating. So, malaki na talaga ang, ano, malaki ng potential talaga ng tupa. Tunay na may asenso ang agrikultura. Kaya naman narito ang ilang agri-tips ni Dr. Sumawang para maging matagumpay ang pag-aalaga nyo ng mga small ruminants tulad ng kambing at tupa. Kailangan mayroong compassion sa ginagawa mo. Kailangan talaga kung you want to excel on sheep farming, mag-focus ka sa sheep farming. So aside from passion, kailangan din as an agri-entrepreneur, eh marunong ka din na you have to be updated with new trends, new technologies. And then the third, eh kailangan mo ng counting capital. You have to think of how you can improve your economic condition. So I think yun ang isa dapat natin maituro sa ating mga maliliit na magsasaka. Farming is not just producing what you can eat. You have to level up, ika nga. Ang farming dapat negosyo to improve your economic condition para yung anak mo mapag-aral mo, yung anak mo mabigyan mo ng tamang pagkain. Asensya Pinoy! Business tips. Alamin kung anong kayang gawin, gawin kung anong alam. Huwag magsimula ng negosyo dahil lang sa malaki ang maaring kitain nito. Gawing negosyo kung ano ang iyong hilig. Ang negosyo na itinayo mula sa kakayahan at talento ay mas malaking chance ang maging matagumpay. Ang pagbuo ng negosyo na kikita ay isa lamang sa mahalagang pundasyon ng idea. Pero mahalaga rin na masaya sa iyong mga minamanage at pinapalago. Business Tips. Si Francis Cardona, Conde Bata, at MJ Rivera sa Asenso. Asenso. Pinoy. 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 Asenso tayo. Asenso Pinoy. Oras natin mga kapinoy, 2:47 na po ng magandang hapon.
At dito na po tayo kung saan ibabahagi sa atin ni kasamang Francis Cardona kung paano sumali sa Transportify at kumita tulad ng isang boss. Pakinggan po natin mga Kapinoy. Kapinoy! Asenso tayo! Asenso tayo! Asenso Pinoy! Ako si Juanito Cabrera, isang former call center agent. Bilang isang ama, obligasyon ni Mang Juanito na kumayod at kumita upang maitaguyod ang kanyang pamilya. I work as a call center agent for about a year, but from different company. As a call center agent, 8 hours din naman po. Kaya lang merong shifting, merong graveyard, merong day shift. I want my family to have a comfortable life po. Hindi naman po yung sobra-sobra, yung ika nga nila ay sapat lang. Pero pag may opportunity po, siguro po kailangan natin i-grab yun para pagsapag-unlad ng ating pamilya. Mabuti na lamang at na-discover niya ang isang kumpanya na naging daan para siya ay kumita para sa pamilya. Nalaman ko po ang Transportify through social media. Nag-scroll po ako sa mga posts and then dumating po ako sa post nila na they are looking for drivers with their own vehicle. So, parang manpooling po. So, I signed up. Then one day, they called me up if I can attend a seminar. And then the rest is history na po. Ano nga ba ang Transportify? Transportify is a tech company that uses mobile and web application to connect our driver partners with our customers to provide the best delivery service in the Philippines. Dito, mabilis lang ang proseso ng pagiging Transportify driver partner. Kailangan mo lang mag-apply online sa aming website, tapos if you're qualified, makakatanggap ka ng text o tawag mula sa aming staff. Kailangan mo mag-undergo sa seminar wherein aming tinuturo ang tamang paggamit ng Transportify application as well as basic customer service. Right after the seminar, ang mga driver partners ay kinakailangan makapasa sa aming exam bago sila tuluyang makapagsimula kumuha ng mga booking sa aming platform. Dati ay kapos sa oras. Aba, ngayon ay marami ng bonding time ang pamilya Cabrera. Hindi lang yan. Dahil hawak na ni Juanito ang kanyang oras sa trabaho, naging hands-on na rin siya sa kanilang aircon business. As a Transportify driver partner, I can work on my own pace. I just open up my app if I want to receive a booking, immediate or scheduled. So, hawak ko po yung oras ko. Malaking advantage sa akin kasi I can be with my family anytime I want to. Sa Transportify, kung masipag ka, pwede ka mag-booking ng 3 to 5 per day. Mas marami kang kikitain kung driver partner. Ano nga ba ang mga kailangang ihanda ng mga nagnanais ding maging Transportify driver partner tulad ni Juanito? Madali lang ang mga requirements para makapasok sa Transportify. Sa pag-attend ng seminar, kinakailangan dala ninyo ang mga sumusunod: ORCR ng inyong sasakyan na i-re-register, valid driver's license, valid ID, at NBI clearance. At picture ng vehicle, loob, harap at likod. Nag-a-accept kami ng sedan, hatchback, MPVs or SUVs, L300, van at closed van. Kaya naman mga Kapinoy, hawakan na ang inyong manibela at simulan na ang inyong biyahe tungo sa pag-asenso, katuwang ang Transportify. Kung gusto nyong sumali at kumita gamit ang sariling sasakyan, if you're an individual vehicle owner or if you're a fleet operator, you can sign up in our website. It's www.transportify.com.ph. Magpunta sa aming mga opisina from Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m. Sa aming mga trusted driver partners, nagpapasalamat ako on behalf of the company. Laging tandaan na kapartner ninyo ang Transportify sa pag-asenso sa buhay. Kumita like a boss, join Transportify, Asenso Pinoy. Sa lahat ng bumubuo ng Transportify, I would like to take this opportunity para magpasalamat. Through them, nabubuhay ko pamilya, through their earnings, masarap kumita na hindi nauubos ang oras sa iyong pamilya.
Kumita like a boss. Join as a driver partner ng Transportify. Ayan po ang handog sa atin ni Sir Francis Cardona, yung Transportify at kung paano po maging isang Transportify driver. Ako partner, hindi ako kasama sa Transportify pero nagpapa-deliver kami minsan sa Transportify pag within Metro Manila, ganyan, kunwari Quezon City, Tumacati. Parang ang na-experience ko noon, nagpa-deliver kami, mga wala pang 900 pesos. Ano pero, pinag-deliver niyo pa? Malalaking box ng dollhouse, 10. Ayun sa negosyo mo. Oh, hindi ko nego. negosyo namin na kaibigan namin. Ayun, 10 malalaki. Parang imagine na kung ibabiyahe mo 'yon ng papa-deliver mo sa talagang mga delivery. Igit pa doon 'yung sisingilin sa iyo. Tapos siya rin 'yung magbubuhat. Tulong tinulungan din kami. So maganda siyang negosyo lalo na kung 'yung wala kayong maisip, kunwari, di ba, iba, uso ngayon TNVS, gusto yung drive-drive lang. Pero yung iba, pumapasok sa ganyan, yung delivery. So, kung gusto nyo na, yun nga, kumita like a boss. Kasi nga, malaking bahagi din ng kapag pag-deliver, malaki yung napupunta sa inyo. So, yun, isa sa mga magandang, tsaka safe, pati yung details, maayos sila. Tsaka mabilis, kung anong oras darating, sasabihin nila, exact, andun sila. Tapos, before nila ihatid yung papadeliver mo, kukontakin ka nila para yung tatanggap, kasi nagpapadeliver yung aking kaibigan. Tapos, dinala sa bahay namin yung mga stocks. So, dahil hindi naman ako nagpa-deliver, yung mismong Transportify na yun, kinukontak na ako. Napapunta na po kami dyan, ma'am. Gantong oras po kami makakarating. So, ano nga lang, ano ba yung sasakyan na gamit niya? Malaki rin yung sasakyan kasi nagkasya naman doon. Pero, kasi iniisip natin pag delivery, yung mga truck-truck na maliit. Yung mga malalaki yan. Oo, yung mga truck na gano'n, yung close, yung medyo maliit. Pero yun, kahit sasakyan niyo po, no, para ma-maximize natin yung gamit ng inyong sasakyan at kikita pa kayo, try niyo pong mag-transport. Pwede naman na kumuha ka lang ng driver eh, nasa bahay yes, ka lang. Paupo-upo ka lang pero may ibang nagtatrabaho sa iyo. Like a boss ka na. Ang ano no, wala lang, natutuwa lang ako dahil napakadali ng buhay ngayon. Parang tawag ka lang, mag-book ka lang, 'di ba? May mga app lang na ganyan. Kahit sa mga pagkain, 'di ba? Oo, pag tinatamad ka lumabas, parang napaka-easy. Hindi ka tulad dati na kailangan mong pumunta, pati pagbabayad, nako, pati pag-load, may mga mobile app like tawag nito, mga bank account na may mobile app. Na hindi lang pag-transfer ng pera ang pwede mong gawin, pati pag-load. Kaya ngayon, hindi na ako nag-load na pupunta ng tindahan, bibili ng card, hindi na ganun. Mismo ako na. At ako rin pinag-loadan ng nanay ko. Anak, wala na akong load. Pero napakadali na lang. As in, ganun lang ka-easy. Tapos pupunta ka ng convenience store, magbabayad ka ng kung anumang pinabook mo na flight, di ba, napakadali, bayad center, walang kahirap-hirap. Dati pag sumakay ka ng aeroplano, talagang pupunta ka sa airport okay, para magpabook. O kaya pupunta ka sa agency para lang magpabook. Ngayon, hindi na, click-click na lang. Tapos within 24 hours, kung wala kang credit card, punta ka lang sa bayad center kung saan ka pwede magbayad. Diba, napakadali. Naku. Kaya napakaraming negosyo eh, kahit nasa bahay ka lang. Maraming tamad ngayon. Paka-easy ng buhay, yung iba tamad pa. Pag mamili ka partner ng mga damit, sapatos, online din. Oo nga, pati mga produkto, kung anik-anik. Parang dati, papunta pa tayo kung saan. Susukatin mo pa. Pero ngayon, nakaredy na kasi pati yung sukat, pati yung height ng model, lahat. So, matatansya mo. Ako, pag bumibili ako ng damit, siyempre, ano yun yung panukat? Medida ba tawag doon? Tama ba? Yun. Kunwari, centimeter, tapos isukat ko. Ah, okay. Kasi matangkad yung, ano eh, yung model eh. Tayo, cute lang tayo. Cute ang height. Anyway, nako. Ayan po. Ang dami natin na pag-usapan ngayon, partner. Meron pa tayong part 2 next Saturday para sa mga patok na negosyo. Isa-isayin pa rin natin yan para sa tag-ula naman po, mga Kapinoy. Sana po nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa aming pong talakayan ng aking partner.
Pahabol na bate, Miss Julie Fragata ng Hong Kong, mga nurses ng Stanford, California, yung mga Pilipino na kababayan natin dyan sa Brunei. Ayan, nahagip ang ating signal. Oh, sa mga taga Germany at Canada, magandang araw dyan sa inyo. Yes. O gabi. Ano yun? Yung Scandinavian region or country, whatever. Ayun, may mga Filipino listeners tayo dyan. Maraming maraming salamat po. Mga nakatutok sa ating online. Yan, thank you. Till next Saturday po, mga Kapinoy, maraming salamat sa muling pagsubaybay sa amin sa loob po ng isang oras. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Naway nakapulot po kayo ng aral upang inyong magamit at umasenso sa buhay. Pahabol lamang ulit, pagbati na ako, baka magtampo na sa akin. Yung mga friends natin dyan sa Cavite, si Kuya Bobby at si Ate Rosel Osida. Binabati ko rin ng Aquino family, Dugang family, Ipo family at Osida family. Ayan, bago makalimutan. Sa ngalan po ng bumubuo ng Asenso Pinoy, kasama po si Rolifel Noe, Laika Francisco, ako pong yung lingkod, Miss Conde Batak. Maraming salamat kasamang Conde, sa ngalan po ni kasamang Francis Cardona. Ay, wala kang mic, partner. Meron, naka-open siya. Naka-open ba? O, game. Ay, wala eh, wala daw. Sa ilalim, try mo. Ayan, salita ka uli. Sa umilaw, meron ba? Wala akong naririnig. So pag walang ilaw, on. Hello. Ayan! Okay, part 2. Live po kasi kami. Eh, maraming salamat kasamang Conde at sa ngalan po ni kasamang Francis Cardona, ang creator at producer ng programang Asenso Pinoy sa Radyo. Ako naman po ang inyong lingkod, MJ Rivera. Kami po ay nagsasabing, Kapinoy, aasenso tayo! Business Tips!